What's up mga idol? Naka-jackpot ang Ginebra sa player na ito. Ang tanong, sino naman kaya ang player na ito? Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol! Bago natin pag-usapan kung sino ang player na naka-jackpot ang Ginebra, may isang mabigat na balita muna tayo. Sinabi na mismo ni Coach Tim na malaki daw ang chance na magre-retire na si Mark Kagiwa, baka hindi na daw siya makapaglaro. Dahil hanggang ngayon ay may iniinda pa rin itong injury. Pinipilit daw niya magpagaling agad para makapaglaro at matulungan ng Ginebra, pero hindi daw talaga niya kaya. Nakakalungkot na balita ito dahil mawawala ng isang veteran ang Ginebra. Pero sa kabilang banda, magandang balita rin naman dahil magkakaroon ng playing time ang ibang baguhan. Samantala, ngayon naman ay pag-usapan natin ang Ginebra. Alam naman nating lahat na napakaraming injured ngayon sa Ginebra. At nagsunod-sunod talaga ang mga injury nila. Pero dapat ay hindi lang puro negative ang pag-usapan natin dahil may mga positive din naman. Sa nakalipas nga na laban ng Ginebra kontra sa Meralco, isa si Gian Pinto sa talaga namang nagpakitang gilas. First game pa lang niya pero nakakuha na agad siya ng mahabang playing time. Maganda ang pinakita niya dahil pinatunayan niya na isa siyang legit na point guard. May mga ilang turnovers siya nagawa pero marami din naman ang magandang pasa niya. Matindi rin ang depensa na pinakita niya, kaya naman medyo napadali ang buhay ni Scottie Thompson. Mas naging maayos ang nilaro ni Thompson dahil hindi na niya kailangan magpaka point guard. Kaya naman dahil kay Pinto, umiscore ng 14 points si Scottie Thompson sa dalawang unang quarter pa lang. Matagal nating hindi nakita ang ganitong kagandang nilalaro ni Thompson. Kaya naman sigurado magfo-focus na ito sa opensa at asahan nating lahat na makikita nating muli ang dating Scottie Thompson na halos mag triple double na naman kada game. Kaya naman para sa akin ay naka-jackpot talaga ang Ginebra kay Gian Pinto dahil sa unang laro pa nga lang niya sa Ginebra ay napakalaki na agad ng naging impact niya. Kailangan na lang niya ng konti pang adjustment at masasanay rin ito sa sistema ni Coach Tim. Ibang-iba kasi ang sistema ng Meralco kung saan naglaro dati si Gian Pinto, kaya naman sigurado ako na hindi pa niya masyado nakukuha ang sistema ni Coach Tim. Pero sigurado naman ako na kung mas magiging masipag pa ang player na ito, lalabas talaga ang potential niya. Kaya naman kung magagamit siya na maayos ni Coach Tim, sa tingin ko naman ay malaki talaga matutulong nito. Pero sana, huwag din kalimutan ni Coach Tim ang ibang players niya, lalo pa na maraming ma-injury sa kanila. Ang problema kasi kay Coach Tim, konti na naman ang mga players na binibigyan niya ng playing time. Sana ibalik ni Coach Tim ang dating ginagawa niya, kung saan binibigyan niya talaga ng playing time ang ibang players, hindi lang yung mga players na superstar o magagaling talaga. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, masaya ka ba sa performance na pinakita ni Gian Pinto kontra sa Meralco Bolts? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye!